Robin Padilla. Isa siya sa pinakasikat na action stars sa Philippine showbiz. Barako, astig, pero gentleman. Siya ang nag-iisang bad boy ng Philippine cinema. Pinahangan niya ang maraming Pilipino sa kanyang mga pelikulang puno ng aksyon, barilan, suntukan at iba't ibang pasabog. Subalit noong May 10, 2022, mas pinahanga pa niya ang buong bansa nang manalo siya bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya ang tanong, tama lang ba na binoto siya ng mga tao? Sino nga ba si Robin Padilla sa likod ng kanyang mga pelikula? Tara, kilalanin natin. Si Robin Hood Ferdinand Carino Padilla ay ipinanganak noong November 23, 1969 sa Daet, Camarines Norte. Lumaki siya sa isang sikat at may impluwensyang pamilya. Ang kanyang ina ay isang artista at ang kanyang ama namang si Roy Padilla ay naging Vice Governor ng Camarines Norte noong 1970s. Nasa dugo na ng mga Padilla ang pagiging politiko. Nagsimula ito sa kanilang pinakaninuno na naging politiko noong panahon ng mga Espanyol. Naging senator ang isa pang ninuno ni Robin na si Ambrosio Padilla at sumabak din sa politika sa Nueva Ecija si Kapitan Pablo Padilla. Ang lolo ni Robin na si Jose Padilla Sr. ay naging governor din ng Bulacan. Ayon kay Robin, dalawa lang ang karaniwang tinatahak na landas ng mga Padilla, ang maging abogado at pumasok sa politika o ang maging artista. Siyempre, kabilang na siya sa mga nag-artista, kasama ang kanyang mga pinsang sina Rudy Fernandez at Shasha Padilla. Di nagtagal, sumunod na rin si Robin sa yapak ng kanyang ama at lolo. Pero paano nga ba nangyari ito? Paano nga ba naging senador ang dating sikat na action star at kilalang bad boy ng Philippine cinema? Bata pa man, ginusto na ni Robin na maging artista. Kahit nakagraduate ng kursong criminology, pumasok si Robin sa mundo ng show business. Noong una ay naging kontrabida siya para sa ilang sikat na aktor hanggang naging bida siya sa isang pelikula. Mas sumikat pa siya sa kanyang pelikulang Anak ni Baby Ama. Ayon kay Robin, lumaki ang kanyang ulo sa kanyang kasikatan. Naging pasaway siya sa mga tapings at palaging nakakakita ng away. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagdating ng mga proyekto kay Robin dahil maraming fans ang gustong makita sa pelikula ang sikat na action star. Subalit noong 1994, biglang nagiba ang kanyang buhay. Binata pa lang ay mahilig na si Robin na mangolekta ng baril. Sa kasamaang palad, ang kanyang hilig na ito ang naging rason kung bakit nakulong siya. Noong 1994, nakulong si Robin para sa kasong illegal possession of firearms at pinarusahang makulong ng 8 taon. Ayon kay Robin sa isang interview, hindi totoong walang rehistro ang kanyang mga baril at noong una ay nagtago siya sa bundok upang maiwasan ng mga otoridad. Pero di nagtagal, bumaba din siya at nag-surrender. Pagpasok ni Robin sa bilibid, maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Alam niyang magulo ang mga kulungan at naghahanda na siya sa mga suntukan at iba pang inkwentrong makakaharap niya sa loob. Isa pa, naisip ni Robin ang masamang bagay na pwede niyang maranasan sa loob ng selda bilang isang gwapong artista. Siguro naman, alam niyo na yung tinutukoy ko. Dahil dito, pagpasok ni Robin, nagsuot siya ng 3 pantalon. Ika niya, ginawa niya ito upang kahit subukan man ng mga presong molestyahin siya, mahihirapan silang hubarin ang kanyang suot. Pagpasok ni Robin sa kanyang selda, agad siyang tinawag ng mayor. Kalbo ang mayor at napakalaking tao, kaya nakakatakot. Sinabihan siya ng mayor na lumuhod sa gitna habang pinaliligiran ng mga preso sa selda. Medyo natakot na si Robin, pero nakahanda na siyang lumaban kung magkakagulo. Lumapit ang mga preso kay Robin at noong handa na siyang tumayo at lumaban, bigla na lang nagsimulang magdasal ang buong selda. Ang hindi niya alam, born again pala ang mayor at nag-pray over sila para kay Robin. Naiyak ang kilalang bad boy. Hindi niya inasahan ang mga pangyayari. Isang araw, bigla na lang pinatawag si Robin dahil may dalaw daw siyang isang sultan. Dito niya nakilala si Sultan Kiram. Dito nagsimula ang pagiging Muslim ni Robin. Noong una ay hindi maganda ang tingin ni Robin sa mga Muslim dahil akala niya ay mga terorista ang mga ito. Lalo na at kakagawa lang niya ng kanyang pelikulang Mista. Sinabihan siya ni Kiram na bago pa naging Katoliko ang maraming Pilipino, Muslim ang pangunahing relihiyon sa bansa. Nakumbinsi ng Sultan si Robin at mula noon may mga bumibisita na sa kanyang mga Muslim upang turuan siya tungkol sa relihiyon. Nagiba ang buhay ni Robin tungkol dito. Gumawa siya ng maganda sa kulungan. Habang nananatili doon,
nakita ni Robin ang korupsyon sa bilibid. Nakita ni Robin ang drugs na ginagawa mismo sa loob. Dahil dito, gumawa ng programa si Robin upang tulungan ang mga naadik na preso sa loob. Naniniwala si Robin na nilagay siya ng Panginoon sa kulungan para makatulong. Noong 1998, nakalaya si Robin matapos siyang bigyan ng pardon ni President Fidel Ramos. Matapos ang 3 taon, isang bagong Robin na ang lumabas at gusto niyang igugol ang kanyang sarili sa pagtulong. Noong April 2000, nagpunta si Robin sa Basilan upang maging hostage negotiator sa isang Abu Sayyaf operations kung saan naka-hostage ang grupo ng 33 civilians. Kinabibilangan ito ng ilang guro at estudyante. Noong 2004, naging spokesperson si Robin para sa programa ng Department of Health laban sa malaria. Tinawag ang programa na Movement Against Malaria at lumitaw si Robin sa iba't ibang infomercials. Noong 2007, nagtayo si Robin ng isang preschool para sa mga mahihirap na mga batang Muslim sa Quezon City at tinawag niya itong Liwanag ng Kapayapaan Foundation. Nagbigay din ng malaking donation si Robin sa halagang 2.5 million pesos upang ipromote ang Muay Thai sa Pilipinas. Sa katunayan, naging chairman nga siya ng Muay Association of the Philippines. Noong 2015, sinuportahan ni Robin ang peace negotiations ng gobyerno at ng MILF. Inindorso niya ang All for Peace, Peace for All campaign ng dating ARMM governor na si Mujib Hataman at sinuportahan ang Bangsamoro Basic Law. Subalit nagkaroon ng conflict ang pagsuporta ni Robin dito nang sinuportahan niya si Presidente Duterte noong 2016 at hinimok ang New People's Army na mag-surrender imbis na gumawa ng peace talks. At noong October 8, 2021, tuluyan nang sinunod ni Robin ang yapak ng kanyang ninunong sumabak sa mundo ng politika at final ang kanyang Certificate of Candidacy for Senator. Isa sa mga gustong isulong ni Robin ay ang pagpapataas ng minimum income ng bawat pamilyang Pilipino upang makauwi na umano ang OFW sa Pilipinas. Bilang matinding supporter ni Presidente Duterte, may platforms din si Robin upang kalabanin ang pagkalat ng drugs at pagtaas ng mga krimen sa Pilipinas. Gusto rin ni Robin na maging transparent ang mga pag-uusap at pagtitipon ng mga senador at iba pang public officials. Sa isang interview, sinabi niyang magla-live siya sa social media sa mga meeting at pag-uusap na ito upang maintindihan ng tao ang mga plano nila. Siyempre, balak din ni Robin na magkaroon muli ng Muslim representation sa Senate dahil mahigit sa 20 years na din ang lumipas ng may Muslim senator sa gobyerno. Subalit ang mga pangunahing plataporma ni Robin ay ang pagsulong niya ng federalism sa bansa. Balak ni Robin na magsulong ng revision sa Constitution upang maipatupad ang federalismo. Kapag nangyari ito, magkakaroon na ng hiwalay na kontrol ang local government mula sa national government. Magfo-focus na lang ang national government sa mga bagay na makakaapekto sa buong bansa habang mas makaka-focus naman ang local government sa kani-kanilang mga lugar nang hindi na nababahala ang national government. Ayon kay Robin, mas maganda umano ito dahil mas matutulungan na ang ilang mahihirap na lugar sa Pilipinas na hindi na nabibigyan pansin ng national government. Matapos ang ilang buwang pangangampanya, pag-serenade at pag-present sa crowd, nagbunga din ang pinaghirapan ni Robin nang manalo siya bilang ang may pinakamaraming boto na senador sa 2022 elections. Marami ang nagdiwang sa pagkapanalo ng action star. Marami ring nagulat. Iisa lang ang tiyak. Sa mga susunod na taon, malalaman natin kung naging sulit ba ang pagboto ng publiko sa dating bad boy ng Philippine cinema. Ano ang masasabi niyo sa pagkapanalo ni Robin? Nagandahan ka ba sa kanyang plataforma? Ano sa tingin niyo ang magiging takbo ng senatorial career ni Robin Padilla? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Moobly YouTube channel at pindutin ang notification bell.